natibag mga kaibigan. Check natin yung ano, si Nando. Si Nando yun eh. Si Nando yung mga may tinatagong kababalagan. Ay, nako! Mali. Yan, si Nando. Anong set ni Nando? Nako, galing ba sa best niya yan? Nako, wala. Hindi, hindi niya best to si, ano eh, si Ching Chong Nip Nambong. Sayang. Pero mga kayo, may tanong dito, Boss Lon, sino daw ba yung kamukhang celebrity ni Boss Duno? Si Tyro ata yung sinasabi ko. Kasi, lahat kami halos meron eh. Si, ano nga eh, si Binrab, kamukha daw ni Arnel Ignacio eh. Hindi ko kinayan. DJ, nakasalamin pa man din. Arnel Ignacio, beautiful. Kasi daw, di ba may Arnel Tapios si Arnel Ignacio. GG. Pero nga mga kaibigan, binabati ko pala si Nonito Donaire. Si Donair. Panalo kay Cesar Chavez, beautiful boxing. Diba, ganda ng ano, pagsabak niya kay Cesar, hilo si Cesar eh. Gising na gising. Palad mo ba yun? Na one punch man. Boog! Dinala sa ano. Buli nga. Sa Kangkongar. May ano eh, may buelo. Grabe si Donaire. Isa ba? Isa ba? Pakitaan mo. Wara kang edsa kay Kuya Donaire. Wala na, di niya kinasag. Beautiful play. Ayoko na sir. Nasapak ng hangin eh. Alam mo kasi may tira rin si Donaire. Kaso problema sa kanya, masyado siyang one punch man. Hmm? Enter mo nga, matagal ah. Sabi mo, Iggy mo, matagal pa ba? Grabe si Donaire. Marat. Okay na. Wala pa ba? Okay, we're back. Tinawagan ng nanay. Sino ang tinawagan ng nanay? Si Kimo? Alright. Let's go. Back to the game. You are now watching MPGL Leg 4 Class S Dota 2. Thank you for our sponsors. Gigabyte, Minesk Infinity, ViewSonic, and of course, GameX. Ayun, sponsored si Lon. Balang araw, sana. Alright. Para di na ako nagtatrabaho. Pero anyway mga kaibigan, gusto ko itong ano, gusto ko itong ginagawa ng ano, yung ganda naman ng set natin. Our best set, 2015. Pero gusto ko yung ginagawa ng execration. Ito yung hindi na ginagawa ngayon ng ano, ng karamihan sa mga nakikita ko naglalaro sa pubs. Usually, ang kinoconquer nila itong side na to eh. Para sa akin, you should always look at this area first. Mas konti tao kaysa dito. Dito, yung pinapaligiran kaagad ng lahat eh. Kagad ako nandun mga bin, tumudulas ng konti, nagtatago siya dito sa safe blind spot sa mga hindi nakakalam. Ito yung tinatawag na the twilight zone. Yan, dito talaga the deep darkness. Dito siguradong kailangan mong sumampa para makita ka. Pag nagblink ka dito, hindi mo pa rin kita yung nandito sa may ano. Ganda. Oo. So, the twilight zone. Ayan, yung mga ganyang klaseng bagay. Hindi matuturo sa'yo sa pustahan. Pero sa akin, Raid King Soul of Light, okay lang ba tulon? Ay, hindi, dito si ano si Stan the Insect. Ito, Viper versus Queen, this is going to be very hard matchup for Nando. Oo. Sa Dagdang Laso, no. Ayun, tingnan natin. Nico, eh, yung maami pumupulis na naman po dito kasama naman ni Shanks. Si ano, si RR, si Banong Elemental, ayun naman para magpabawas ng damage at ngayon kawawa naman si Tihi. Paano ako magra-rigel ng 54? Minus 27 ka agad. Sa exam mo, minus 27 ka agad. Baka naman umiyak ka. Samantalang Shanks dito, already getting the 2 last hits that he needs. Ayun, yan sa'yo Shanks! Ayun, no! Pinili mo pang piklik itong si Nico Ayu, edi wow. Ay, ginagawa dito, magandang ginagawa ni RR dito. Getting that, yung minus attack. In people, oh, natawa move. So, walang attack damage si Tihi dito. So, rendering ineffective para sa mid lane. Alam mo, wala siya damage. Yung ano, Okay nga, minus ano nga siya, minus 27 nga yung score niya sa, ano niya, sa exam. Nakakalasid pa rin siya, fairness. Yeah, he's waiting for less than 10% para sigurado. Pero yun, mas maliit pa yung damage sa damage ni Tekis. So ngayon, RR mga kami, also helping in the denies part. I think dito kaagad, medyo mismatched. TNC support is melee. Kaya hindi niya kayang gawin yung ginagawa ni RR na nakipagsabayan in terms of deny. So yung mga itong ginagawa nila sa mid, SF can, that's making Shanks secure the farm, tapos magpo-pull lang dito si, ano, RR securing the runes. Oo. Sulit ang Bane dito. No, bounty pa, beautiful. Pero nakakuha dito ng maganda, hindi ata maganda illusion rune niya. Unfortunately, para kay Nico, eh, if it was regeneration, ako, oh, anak ng Diyos yun, he can actually go.
for ano, for Nando, kumuta niya si Sam H. Yes. Pwede siya magdabay. Yes, Mr. Jim Russell. Delayed ang cast namin dito kasi baka ma-stream time tayo ng 5 minutes. Oo, delicate yun. So SF right now is enjoying the lead 14-2. Network is 1-6. Pero Tihi Maben utilizing his asset. Black meron siya dito ng Black Cannon. Level 3, still not getting points on even a rocket barrage. So, medyo tihipin niya. Naka-standby lang yung ano niya, yung dalawa points niya. Kaya nga pinag-iipon na niya yan. Tama yan. So, matuto kayo mga kabataan. Matuto kayo mag-impong. Oto, si BYB mga kaibig, galit na kagad, nagpa-sprint dito, but the stun would be there. Nakahanda ba ang pabalik? Wala mga kaibig, si Kimo naman, akala mo naman may stun, naglakad, pinabihan niya. Pinikita niya siya. They just wanted the neutral creeps. So, naunan to! Layson! Oy! AU mga kaibig, tinuka ng mist coil. First blood para kay Abaddon. This is very, Donors. Very important. Execration already losing that bottom lane. Oh, oh. Viper and Viper versus Queen of Pain is a no-brainer. Kaya nga eh. Kahit napakahirap na matchup. Kaya nga. Yun nga eh, si Viper nga hari ng early game yan eh. And partida pa, Queen of Pain, one of the more dominant heroes paring lord pagdating sa laning, di ba? Talo siya ng Viper. Top mga kaibigan. Yun! Boom! Yeah, this time around, Ranking will be able to kill Kimo. Ancient Apparition dito would be dead. So, feeling ko stun stats. Hindi. Oh, tatama. Stun stats tapos pampiling aura. Mahirap natin bagin tong nangyari sa TNC. SF is the most important part here. Top and bottom is already being pounded by the early game lineup of TNC. I mean, mismatch kasi yung Viper Queen eh. Oo, oh, at kailang, eto, tingnan mo, tumutulong pa si Abaddon dito, tagalagay ng kanyang mahiwagang apotic shield. Para hindi, kahit mag-magic na mag-magic ito si Nando, sinasalo lang ng, ano, sinasalo lang ng apotic shield. Oo, plus corrosive skin, oo, makate. Diba, yan ang minagic mo na nga, ikaw pa nasaktan, grabe naman to si, ano, si Savage, paano mo iibigin? May reflect na ba yun, ano, corrosive? Oo, malalason ka, ayun, malalason ka ng, ano, ng, percentage. Oo. 10 per second. Once na atakin mo siya. Mukha tuwan ni Kuen, ang tatikman ako kagad dito ni Queen of Pain. Makati yan mga tropa peeps. Thank you, Dex. Magkala to? So yan mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang pambababoy. The score is 0-2. TNC is having a field day right now. This is different from both two games na kung saan execration lagi ang nakakuha. Early game. Nang, so, baka sumigaw naman si Israel sa side nila. Oh. SF naman is already farming up very fast. So, shouldn't be a problem. But yung concern dito, Queen of Pain versus Viper. Viper is very, very rich right now. Queen of Pain, not so bottom, much. Oh. Nasa bottom of the blue chain with one death. Cannot do anything yet as of now. At napakahalagang timing window lon. Kung sakasakali makakuha kaagad ng mechanism itong si Savage, laking tulong nun para kay Tihi. Despite, kahit sabihin mong napakadaming farm ni Shanks, eh, kayang-kayang i-sustain away ng TNC. Thanks to that early mechanism, if ever makuha ngayon ni actually, ngayon, damage. Ang mangyayari, TNC will force them, will, I think will force an early push. They have Raid King, dalawa buhay, tapos Viper na makate, if he can get the early mech, which I think he will. Mm-hmm. Oh, Queen of Pain, no? Talagang, pag-scream siya pa eh. Kaya nga, pag-scream siya pa eh, nag-blink up. Kaya nga, so, yun nga kalakas, mga kaibigan, you should never underestimate the laning power of a Viper. Marami nagsasabing outclass si Viper kasi mabagal maglakad. Tapos hindi wala siyang stun. Pero hindi kasi yun yung bentahan niya eh. Siya yung ano eh, makunat look na at range. This, nakanakaw pa ng... Oo, nakanakaw pa ng... Nakanakaw pa ng Chris dito si Tihi, very smart! Kung kukawawa naman si Shad, pag sa lubong niya, wala na siyang naabutan. My hindi mga God. Kalansay. This Tihi. Kaya nga, wala ito na. Nasaan yung pinaghirapan ko? Ako ang nagsaing iba, mga kaibigan ang kumain. What a play. No, parang ano ka lang, parang yung pantry ng Mineski. Kumuha ka lang ng isang Hansel, pagbalik mo, wala na lahat. My goodness. Coming in, display delegado si Nando dito. Level 5, level 6 na ba si Nando? Alin? Level 6 na nga. Oo, so, pag nag-blink out siya dito, papabalikin siya ni X-Lucky, tapos na ang boxing. Kaya nga. Pero nakita si RRR, might Nako die po, here. Nako po, RR dito. Maganto. Nako, patay. Si RR is also here. Pwede niyang tanggalin yung tulog. Pwede niya tanggalin yung tulog. Wala na, RIP. Patulog dito para kay Savage, but... Hindi, pinabalik ko. Look at that.
So nando din namabit na momentum is over para sa kanya. Sabi, she's not trying to do his best. Hindi ata siya mamamatay kasi pinili ko AUP. Pero may mana siya for the miss call. There we go. And again, too much power, lane power coming in by Sam H. What a great line. Mo na may nag-rotate yung Bay, nag-rotate yung AA, wala silang nagawa, namatay pa yung nag-rotate. Nasaktan pa sila kamo with that corrosive skin, too much heaven para sa TNC right now. The combination of Abaddon and Viper, hindi siya masyadong halatang malakas eh. Pero imagine mo kung gaano kakunat si Viper. You have your force to deal damage to the Viper, which in turn deals a lot of damage as well, not to mention look at this, yung sustain niya with corrosive skin. Actually, di mahirapan sila solusyonan yun. Ang pinaka-important dito is that kahit pa paano, Slardar is getting the levels that he needs. Slardar can actually, yun nga, chip off Viper easily pagka naapuyan na. Nico A, ma'am. Oops! Kala ko makukuha ni Nico A yung regen rune. Inanoy to being fast and smart. Mata ko ba si AU dito? Wala pa siyang ulti. No Barrow time. Hindi pa siya pwede mag-Q Shade dito. Pero hindi nag-break in si Nando knowing na pwede pumakap si oo, si Viper, Sam H. Si Viperino. It's going to be a disaster if he blinks in. Kaya nga. Some Viper Strike, goodbye. Viper Strike and at least 3 poison attacks. It would be enough to kill Nando with just 700 HP. Napaka, kumbaga, napaka volatile ni Queen of Pain. Yes, she is a glass cannon. Pero literal na glass siya dito. Banga paper cannon fight. Actually, nangyari dito sa top and mid, it's going to be a steady lane. Everyone is rotating to queen to the mid. Sa baba para tulungan yung Queen of Pain sa execution side. But there's a smoke coming in. This would be a disaster if they can go for Shanks right now. Nakitigaw naman yung item, medyo malungkot. He's going in for a Sangue, Power Threads, and then Ring of Aquila. In comparison to a betterly equipped Gyrocopter, naku po, wala na pag-asa to. Saan katatakbo? Kinulong na makamit na Medagra is real. There goes the raises, but I guess Shanks. Oh! Maganda patulog mula kay RR, mga kaibigan, to save his teammate. What and maybe will die instead. That's what they need. That the breaks of the game favoring them. Google kill. Kaya nga, para kay Nando. Great patience coming in by Nando. Ganda ng ano dito, RR with that sleep on point. They know na papatapos na yung duration nung Rocket Barrage, and that's the prevented TNC to actually kill the Shadow Queen. And right now, Shanks can actually go for Nico AU na hanggang ngayon wala pang ulti. Shanks living another life and enjoying every second of it. Great response by Execration, knowingly na warak na yung Queen of Pain sa mid. They cannot afford Shanks to die right now. He is the hope for them if they want to at least fight toe-to-toe with the early game lineup of TNC. Yun nga nangyari. So, at least kahit pa paano, mid secured. At nakita nga natin mga tropa peeps at saka paring Lon, kung ano yung weakness ng lineup ng TNC. The lack of disables. Wala silang stun to prevent Shanks from running away. Napakasimple na ginawa ng execution, to be honest. Pinatulog lang nila si Shanks para hindi makalapit din ng TNC. And once that's over, they don't have anything para mag-disable. They can take the fight. Actually, Execration can take the fight. Oo, kailangan niya magtawag yun. Pero Nando, tinuraan ka. Mas mobile sila ngayon eh. Let's see how will TNC react on that. That's an unfortunate gank. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ulti si Nico Ayo. So malambot pa rin siya. Hindi siya ganun ka-threatening. X-Lucky still no Static Storm. Samage is the only one we have. Kumbaga, ang the only reliable guy. In terms of CS naman, hindi naman nakawala si Shanks dito. Already double. Almost double sa normal. 94 CS. Pero tingnan natin si Raven. Si Raven dito, maybe meron siya ditong chainmail. I guess he's going for a either a blade mail fast or maybe a medallion would be great actually. Blade mail yan para para makunat-kunat. Diba? Saka may mana. So ayan mami, wala pa nangyayari dito. The score is 2-3 in favor of TNC in terms of kills. But for Execration, they have the net worth at their side. Shanks is so rich. Oh no, ito na po ang mechanism para kay Savage. The snowball will be happening soon and the location will be at the bottom lane, I presume. Isang magandang TP lang mula dito kay Raven, and this would be all actually gagawin ng Viper dito is he will just push the lane. And Execration cannot do anything on it right now. Medyo masyadong mataas yung resources na kailangan nilang i-dedicate kung sakaling gusto nilang ayun, no? Ice Blast.
para kay Sam H. No, igogo nila to. Patulog. Boom! Nice play coming in. Masyadong, masyadong pogi. Kaya nga nakinari sa Viper doon. Na double pure damage mga kapit. The pure damage from Blade Sap and the pure damage coming in from the Sonic Wave enough to burst out the Viper na ngayon hindi pa naman ganun kakunat in terms of raw HP. X-Lock is also dead. Killing spree para kay Nando. What a calculated move. What a comeback as well. Oh. Nando dying on the bottom lane right now. He's not farming but he's helping the team getting that kills. And kahit pa paano, mitigating the damage of Viper sa lane. He's not getting CS but he's getting the kills. Better than nothing. So it's a 3-1 coming in by Execration. Going for a Queen of Pain and I think this is the good play coming in. Wala na si, alam niyang hindi na nila kayang tapatan sa farm eh. Pero sige, mas versatile naman ang Queen. Pwede naman siya maging aggressive. Pumatay na lang siya. Oh, ito mukhang may masasabunutan dito. Raven mga kami, abangan natin ang first day. Here we go, the stop will be there. First day, hi! Mamaya na ito, napakalpa natin ito. Hindi, mamatay muna si Raven. The reincarnation would be pop. Here we go. Meron magandang kulong. Meron ba siyang static storm? Wala pa. First day, hi! Connecting, here comes the Ice Blast. And Raven is a dead meat right now. Dominating for Nando. What a play coming in. Boom! Uy! Nag-hesitate si Bayabas. Nangyari dun. Nakapag-win na po ito yung si Tihi mga tropa peeps. At ngayon, safe and sound. Ang dalawa sa koponan ng TNC. I was shocked. Kung nag-dabog ka agad, kung kinancel ni Slardo, yung leader in crush. Great play coming in by Nando again, showing you na there are many ways to deal with the different kinds of situation. Ako yung ginagawa ni Aiden. Yung din ba siya yun sa wakas na gamit niya kanyang baron time, pero papatulugin lang yun na sobrang simple. Ako pa niya, the crush would be there, right clicks, and that would be enough RR. Be able to kill him, patulog para kay Savage, pero he would be dead as well. Oh! What a goal! Oh! Clip back! Oh no, Shanks might fall down by Abbas. Does not... Pwede ba siya pumayag ito? Huwag na, Bayabas! Huwag na! Oh, oh my God! Bayabas! Hindi, tag-tipin na lang sa mukha mga kaibigan. Ay, ay, ay. The Pinoy is... The Pinoy mentality. Gusto ko pa ng chicken boy. Sigaw, boy! Sigaw! Wave! What a play! Kaming in by Nando. Hindi, naglakad ng derecho. Hindi niya alam na may kayo ng pain dun eh. Wala eh. Nando! Actually, it was high ground eh. So, dapat nasilip man lang niya ng konti. So, dapat nagligid na siya patagilid. So, unfortunately, mga kaibigan, nakapag-wrap up pa si Nanding dito. 5-1-1 ang score niya dito. What a stat. Grabe talaga si Nando. Showing you the versatility. Ayaw mo kung paparamin sa lane. Sige, papatay na lang ng papatay. Ang dami namang, kumbaga sa ano, hindi siya nag-stack dun sa norm. Hindi ang daan sa mundo eh. CS niya, 60 lang, pero alam mo yun. Kaya nga. Maraming paraan sa daang matuwid. Walang shortcut sa pagyaman, pero madaming paraan, di ba? As ni Ao. Oo, tama. Grabe yung nakiyari, no? Siya na lang yung kumilos eh. Kasi, no choice. Choice ng production. Kaya nga. He was on the safe lane, pero hindi naman masamang mag-rotate, di ba? Hindi naman nakakulong ang Dota. Hindi naman, wala naman nagsasabing ang Queen of Pain offline na hindi dapat gumagang. Wala naman masama sa ginawa niya. Ayun, edi si Raven namatay. Ang ganda pa ng setup coming from Execration. But right now, I think nakakabawi dito ang TNC. Pero hindi naman, wala namang problema dyan. Shanks is still farming 124 CS on the stats for him. Queen of Pain is 5-1-1. So, kailangan niya mag-ingat dito. Labas na hotdog ni Aljur. O, tintigan lang niya. Siyempre, wawasakin. One. Nangyari sa'yo. Pinatulog ang sarili. This can be a setup move. Pero wala pa. Ops! Kinabahan! Akala niya may talong doon. Akalong puta na ito. Delegado si Tihi. Naku. Pero grabe, Bayabas mga kaibigan. With that, he tried for a prediction. Expecting TNC to actually wait here in the corner. Pero wala. Wala siyang napang-abutan. Masyado siyang nag-oversight. My good. Ito sobrang lakas. Pero ano, Viper already getting that hand of Midas. I don't know if that's a good item choice. 16 minutes into the game. Okay naman, nabdayaman itong Viper na. Kaya nga. And sa totoo lang, after mechanism, medyo stump ka na sa susunod mong item choice. It's yan, Aghanim Scepter or BKB. Pero ang kaganda naman dito mas okay na yan. Kumbaga, mas okay na yan na meron siyang hand of Midas. Follow kasi farming potential pag walang lane. So nakapag-gank na siya kada may massive at pa siyang neutral or creeps. Eh meron siyang easy one. 150. Pero Bayabas mga kaibigan, anong ginagawa mo pre? Papabalikin ka lang at papaligiran ka dito. Bayabas! Talagang literal na pruta si Bayabas. Kaya nga, tinaspi.
Okay, ito. Nico Imame, nag-baron type QJ Gaming, pero niyulis lang siya ni Nanding. Ahabunin siya dito. First day high. Simple screaming, unstoppable para kay Nando. Suddenly, Execration is in control. Grabe naman yun. SM and Queen of Pain untouched into the game. Oh. SM farming like there's no tomorrow. Queen of Pain killing like there's no tomorrow. And to think na kanina ousted sa late si Queen of Pain, pinaalis ni Viper, pero sa ngayon tuloy ang nagahari. In terms of offensive power, 3-1-1 lang si Viper. Double ang napatay ni Queen of Pain. Ito, Nando, nakabaros na naman po. Meron na naman siyang ulti dito. Sonic, we miss ready to voice. Ice Blast. Naku, nag-mintis lang. Pinabahan. For the stun, mula dito kay Bayabas. It would be enough to kill Tihi. Tulog. Si Raven, pwede kabangan yan. Sam H, ito trying his best. But again, he is being, ano, not that Bayabas, mobile. Again, napitas na naman siya dito. Pero Queen of Pain is there to help, pero... wala. Boy, walang mana si RR. Ano ko yun? Ganun, Viper Stun? Nangyari sa Viper strike pero doesn't have the ano the ano tawag ito. Okay, patay ata dito si Nanding. Oo, yan na sinus naman na siya dito. Sam H. Nandong Deku. Again with that simple Sonic. Ay, Sonic Wave. Scream of Pain. Pain will take that last hit. And right now, TNC running out of space. Look at the the pushing power of Execration. Wala tayong kamalay-malay. We're just focusing on the pure, ano, pure, parang, theoretical prowess of TNC's lineup. Pero ngayon, iba talaga ang execution. Wala na po, mga kaibigan, na tier 1s ang TNC, only the tier 2s. And I think the Roshan can be taken away by Execration. No problem, easy peasy. Right now, you see Execration doing the damage. Queen of Pain single-handedly helping the team on the attack dahil wala ganong stun ang TNC. Oh, yun nga. With great positioning coming in, hindi siya agad-agad malalockdown and makaka-blink out lang siya. So whenever trouble presents itself, she can just blink out and be more aggressive sa pag-kills. Nagkamali na siya ng wave. Nag-wave siya sa germs pero panalo pa rin sila sa clash. Dahil, so, yung ganun ka-explosive yung Execration. Nakalimutan din kasi ng TNC na ang laki ng damage output ng XA. It's Slardar. You have to respect Slardar. And, tawag dito, sakto kasi yung, ano, yung build, yung lineup ng XA. They have magic and physical damage dahil dun sa composition nila. Very hard to beat. Katulad niya, nag-present na pa si Tihi, mga kaibigan, RIP. RIP indeed. Nando showing you how it's done. Look at the stats. Stats don't lie. 6-1-4 RR dominant as well. And at sa ganitong pagkakataon, Viper and Raid King are just sitting ducks. Eh wala eh, nakakite na sila dito literally. Queen of Pain can outmaneuver Sam H. Kasi, as well as the Raid King, di ba? O dahil may Viper strike ka, heals mo lang sarili mo. Maka-dodgeball. SF still, hindi nga sumasama sa clash yung SF. 1-1-5 lang eh. Saktong farm lang. Saktong push. Ayun, look at that. Ginagawa ni Nando. Binubulas niya lang yung mga skills. Oo, binibait lang niya yung Blade Mail. At ngayon naman si Shanks. Meron na rin po. Meron ng, tawag niya Shadow Blade itong Yonko. And he's going for a Silver Edge. Oh my goodness, where's the clash? Is it here? Ayun, sa may gitna pala. Nakapuhuli ka. Nando. Oh! Nakaligtas, mga kaibigan! Sasabi mo nakaligtas. Pinabalik. Pinabalik. Nakalakad mo palayo eh. Tinakpan nung Cloudy with a chance of meatballs. Yan na naman ang sakit ng Execration. Si Israel, di na nga bumabalik. Ang dami. Ano yung pairikap? Magkano yung ginumpra? Yun. Nakanakaw ng 1-2. 1-2 dahil sa streak. I mean, ang cute ni... Akala ko talaga nakalabas siya eh. Ang ganda nung... Ano yung ganda nung Cloudy with a chance of meatballs. Basta dito na siya banda. Biglang whoop. Oh, may ages pa na iwan nila. Yan, ito mas mukha pang ages. Sayang naman yung nangyaring streak ni Nando. Wala tayong magagawa. Sabi siya eh, medyo malalim. Actually, malalim ang balon. Oo, pero Edge is still in possession of Shanks. Na ngayon eh, meron ng Silver Edge. What a farm! He actually disassembled the SNY para siguradong meron siyang Silver Edge. And now, this is Amanda style definitely. This is very sad news for TNC. Sad boys, how will you fight SF and Queen of Pain at the same time? Medyo kulang pa sa vitamins yung Gyro. Oo. Ngayon, hindi ko sigurado. Item check tayo yung Gyro. Oo. Yung Gyro, mga kaibigan, naka-SNY na rin. Meron siya itong Bracer dahil supporter siya ni Duterte. Si, ano naman, si Wraith King. Eh, yan lang ang kalungkutan ng item. Parang hindi siya carry, eh, no? Blink, Blade Mail, out. So, Sam H naman, going in for an Aghanim Scepter. Kulang sila sa damage output, pero kung makapita sila ngayon,
Kulang pa sila sa ayan, ball. Naku po, oy! Si Bayaba! Oh! Ninja ka to? Oh, ito, 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 ito. Si Nando, ito, papapalikin yan. Babalik, babalik sa kanya. 4 seconds, sakto, sakto. Patay. Oh my God, Nando! Again, again. Again and again. Si Israel, di ko alam. Di ko alam bakit ganon, pero... Umuwi na si Israel eh, na ganon na eh. Nabuhay na ng Syria. Nag-Lebanon na. Wala tayo dito. And anyway, it was a good move from TNC. Actually, waiting for the right move before he used the... Glimpse. 4 seconds, mga kaibigan, the golden number. Na masyadong masyadong pinapansin ng mga papas dyan. Pero ito, mga kaibigan, na-push kami from TNC. Na ano, na 1-2 punch si Nando doon na parang na-Tonaire. Si Tonaire nga, sumapak. Nahilo yung kalaban, yung kalaban. Gusto pang makaisa, edi sinapak siya ng hangin. Grabe, TNC. Sumisigaw na naman ang comeback Israel. This is Philippine Dota. Kaya nga, itong gusto ko action per action per action. Walang susuko, mga kaibigan. Pinipin dito, who is this? It's X-Lucky. And what would he do versus an SF now with with Silver Edge secured? Hindi ko na lang rin alam ngayon. Hindi ko na lang rin alam. Ito na naman. Nagkakamali na naman ang execution dito. Every time you have an Aegis, you don't defend. You bring the fight to them. Oo, you offend. Ay, naku! Ayun naman si Nando! Nando, pero napataw sa siya. Tulog siya dito, mga kaibigan. Golden was used, but to no avail. Arar is the only one who would be caught in the way. Pero Viper is there. Yun sa naman sa sarili para mahaba ng buhay pa itong pati na nga. SF, ayun na yung SF. Lumilipat na ito na. Ulti ka pa, boy. Hindi, right click sa pa. Oh, ang ganda. Double sa mga kaibigan. Pero ito mo shots na event. Bumbanes! Ang ganda pa ng first hand. Palaki Nico AU. Pero buhay pa sila dito. Mages. Shang, Mages, Shang. Okay lang daw siya. Ako, delikado na naman si Nando! Oh! My God, triple death! Mga kaibigan, delikado ang TNC is doing it! Bumbanes, mga kaibigan, TNC is doing it! Oh my God! Kahit kayo pinabalik pa, Bayabas! Everyone! Nice, mga kaibigan! Shanks, what are you doing at the top lane? The most important thing para sa execration, they forgot the basic rule of Dota. When you have an Aegis, you have to be aggressive. Kaya nga. At ako, si Nantong Putek, tatlong beses na matay. 3 points, Stephen Curry. 3-4-3. 3-4-3 death. Grabe dito Ang tagal ng backup ni Shanks eh. Nasa taas siya. Nalilibang na siya dito. Nalilibang siya. Naglakad lang siya sa baba. Nagka-clash na. My God. Sinayang niya Aegis. Golden opportunity para sa TNC para mag-push dito. Ano po? Gold grab mo. Pagsakpahin natin ang pagbagsak. Oh my God. Buwasak. Ang Aegis. Susuko ang batahan sa TNC. Eto. Flank and check. Ice Flash, but it doesn't dissuade TNC. Actually, it's dead. Uy, double stun. Pero again, okay, wala na. Delikado sila dito. Huwag silang pumunta. Execration needs to recuperate. Takot, tumanong na naman si Nantong Tenko. Takot na Nantong Tenko. Favorite pa sa niya. Pababalikin ka dyan. Stamperino, Raven. Stamperino. Patay si Raven. Nagalit na dito. Nagalit na. Oo. Tama-tama, wala mga ulti ang TNC. Tumatapos si Nico AU for that second round of life. And I guess he's definitely dead after this one. Matalan ko. Bayabas, pinipita si Tihi. Alito si Nando for 3. Second violation. Pero ito ang pagbangon ng bumangon ng ibinangon kanina. An Aegis bolt might be possible. Napaka-assist na. Hindi ko di maintindihan mga bakbakan ang gagana sa FBGL. Oras. Oras na. Malabo pa sa malabo. At ngayon 2K ang kinita nila dito. Medyo pahapi-hapi ang kinita. Pero the XP is actually better than we expected to be. Pati nga ng XP grab. Wow! Ayun, pagkatulit mga nasa 3K na. Hindi malaman dahilan kasi hindi nagsama-sama yung execution. Mga panahong kailangan nila magsama-sama na may Aegis sila. Kaya ito namang TNC no, kailangan nila mag-back. Hindi sila umatras. Ano po ito, mga kaibigan? Padamihan ng mali. So ano to, opposite day ata. Nangyayari dito sa akin. I mean, okay na yun, nabasag nila yun eh. Pero nag-back na sila eh. Dapat sinecure na muna nila. Pero at I still feel na nakabawi pa rin yung TNC dun. The damage has been done. Oo, hindi na nga tutubo to eh. Ngayon, bukas na po ang gate dito sa may Cavite. Napakahirap na nangyari doon sa execution. From the one, they are the one controlling the lace ngayon. Kaya, nakabawi bigla yung TNC. Oo nga eh, itong si Tihi from zero to hero right now. Right now, kung makabigay-gave yan, kaya nilang ipipin isang mabilis yung ano eh. Yung execution. Queen of Pain is a big target. Pag napatay nila ito, mabawasan ng malaking bagay ang damage output ng execution. Problema kasi ng execution dito. Naku po! Kita na ito kagad! Oy, parang bilis ang big na ito. Masyadong malampot yung mga hero. Naku, na babalik! Si Shankers, mga kaibigan, yung ko ka pala!
again, Execration losing. Kakaiba na mayayari dito. Kakaibabe mga tropa. Ito, the split push king mga kaibigan by Yabas Whiskey Poppy. Yan dyan lang daw sa mga. Eh, wala na siya magagawa eh. Still a good good gang coming in by TNC. They are now the main, the aggressors. Oh. Nagbago ang laro. Kaya nga, natatabalikan ang table mga kaibigan. Literal na flip table. Pero ito, grabe naman tong galawan ni Nando. Feeling the scripts para medyo mabawasan yung pushing power ng wave na ito as well as ay nag-TP out na ako. Nag-TP out na si ay di pala pinabalik si Bayabas. TP successful. Pero nga Bayabas naman dito controlling his lead lane. I do feel execration kaya naman nilang labanan to sa bahay pagbigas eh. 5 by 5 eh. I don't really know bakit naghihiwalay pa sila, nag-split push pa sila. They have Slardar, Queen of Pain and SF. The damage of that can easily, alam mo yun, warakin yung TNC. Oh. Pero sa hindi malamang dahilan, ayaw nilang pumitas. Pero ngayon at ngayon Lon, feeling ko magkasama-sama na sila. Ang game plan nila ata kanina, kunin lang lahat ng tier 2 sigurado para mabukas itong area na to. Para mag-Roshan. Oh. Eh, pero tingnan mo, TNC pa mag-Roshan yan. Eh, abangan natin mga kaibigan, Execration actually in position. Masyadong ano, out of position pala, oo, kasi sama-sama ang TNC ngayon. Oo nga, ayan. Anytime na mag, ano, anytime na nagsama-sama yung TNC, either may mag-split push na Queen of Pain, or banana split ang mangyayari. Ano, lima. Kaya nga, ganito. Pero kasi yung problema dito, si Shanks, medyo natuwa sa item choice niya. I mean, okay, magano ka? Silver Edge ka. Ninja ka, oo. Pero kailangan mo ng BKB, eh, narinig na ako. Kaya nga mga kaibigan. Pero ito, TNC, i-stack ata nila si Roshan. 57, 58. Alam, mag-i-stack ng Roshan. Pero anyway, good move. Again, look at this. Dito mo nakikita na yung TNC cohesive eh. Oh. They play as, ayan, nakita as mo. As a unit. Oh, yun. Pero yun nga lang mga kaibigan. Meron dito spot na hindi sila nakita. Pero again, if you're smart enough, you know, wala, lumabas si, ay hindi! Malaking bagay yun! Sa labas si Roshan, lumabas si Roshan, dito na scout. So they, the execution is thinking na hindi pa nag-i-spawn si Rosh. Oh my goodness! Game play of the decade! Oh my god! What right the hell? Now, akala nila hindi pa nag-spawn Oh. Sila. Tumakbo sila lahat doon, na-fake nila yung na-fake nila yung ano yung tumamba? Kaya nga, hindi ko alam kung sinadya yun. Kung hindi nila yung sinadya, Nico A yung big respects pero mataas ang chance alone na yun sinasadya. Sobrang next level nun. Kaya nga, kailangan nila lahat yung SS. Oo oh, nga, lumabas rin. Hindi nakita eh. Kaya hindi nakita. Perfect. Oh dito ka nga. So right now, well, hindi ko alam. Pero promise, play. Oh, lumabas ka sila sakto. Kasi nga, ito ah, sa mga hindi nakakalam, you can see the Ice Blast animation. Yung gumagano, nakikita nyo yon sa mapa. Pwede, oh, nakita siguro nila yung animation na tumira. Well, right now, Execration has been on the defensive stop. Oo. Medyo hindi sila nagiging aggressive at sila na ngayon yung ano, sila na ngayon yung nagpapan. Pero siguro, pa ang isip nila, Queen of Pain and SF can kick away Gyrocopter anytime, any day. So, they're just waiting for the Roshan Aegis burn. Oo, mawala yung Aegis. 2 minutes, iwas po soy. But I do feel na, knowing the NCT, they will be aggressive right now. Get some smoke and maybe get the kills. Ngayon kasi, Lon, malabo eh. Since the momentum of the creep wave isn't really in favor of anyone, malabo eh. Dito, nandito yung sa execution. TNC medyo lumalamang ng konti sa may mid. Pero, it's literally all over the place. And right now, they need to establish, kumbaga, yung ground nila. Kung saan sila pwepwesto. Ito, he already has an Aghanim Scepter. So, that changes the game slightly. Oo. Oops, ice cream. Boom! Saktong-sakto kay Raven. Pero again, ito maganda to. May Aegis si ano ah, may Aegis pa si Gyrocopter. He is far away. Pero lagawin na lang din si dito, knowing them, hindi sila lalaban. Supposedly, hindi sila dapat lumawin. Kaya nga, nagmuhang panakot G lang sila. Nagkakatansyahan lang po mga kaibigan, nagsusukatan lang sila. Knowing they are much more mobile for, ano, split push. Ang gagawin lang nila is ano, just be aggressive sa lanes, iwas gank,
Then wait for the right opportunity to... Okay, now, pipitasin yata nila si Nico Ayo. Hindi, harassment lang muna dito. Just triggering itong Baro time. Anyway, meron siyang aganim scepter, so that's not a problem. Pero problema, kami masyado ata makasip si Nando. But the BKB would do the trick. He would be TPing out. Again, wrong move coming in by Nando. That is the 10-second BKB. Oh, minus... Nako, si X-Lucky R.I. Panahon natin siya mamatay, mga kaibigan, ma... damahin ang kanyang kapalaran. Magtasal ka. Ano, kinausap niya si Ayo. Sabi niya, Ayo, tol, huwag mo kong kakalimutan, pre. Ah, buhay, nalagyan na po ang putik shield. Mga kaibigan, alam pananggang panira ng araw, ang putik shield. Buhay, buhay. Pero, again, bakit ganun? Ah, ilang second BKB yun? 10? Sayang. Those small mistakes going in, pero di pa naman nalalayo dito ang laban. Can't you see the gold graph? Grabe. Tingnan natin yung gold graph. Wow! It's currently all over the place, pero it's around 2.5k net worth advantage towards I think tama yung ginagawa ng integration dito. They're just buying time. They don't want to actually fight a war with someone na lamang. Dalawa yung buhay. Oo. We have rate king. 7 ang 7 on 5. Pagbakan. Nako, Maelstrom, naka, eto na. Nako po, si Thor, ito na si Thor. Si Raid King. Si Thor, Jack. Kahit na wala siyang farm ng early, yeah. Pag umabot, papunta sa mid to late, nagkaka-item, yan yung X-Factor. Toto, medyo risky to para kay Nando, kung marunong kumabo yung TNC. Risky can easily be spotted. Okay lang yan, smoke. Oops, Ice Blast, going for the mid just to control the momentum again. The creep wave here is the Nando question. Is up. Pero alam niya may BKB si Naku, T! BKB si Gairo. Oo. Ito mo! Ito yung gusto ko sa ano? Sa TNC. Being the more, ano, the more, tawag dito, MMR-oriented lineup. Mas ma-MMR sila, so ma-mechanic sila. Naninigurado sila eh. Naaamoy nila na may ginagawa ka pula sa gandito. Ayaw si Bayabas, kaya yan. Oh my God! Naku po! Nakaligtas! Ang sobrang katabi na niya eh, no? Muntik, Tekken Moods na. Pero ngayon, mga kaibigan, what a stalemate. Ang problema naman ng, ano, ng execution is, they're forgetting the rules. Eh, pero yung Aegis, papa-expert. Pero ayos lang. Ayos lang yan. Kesa sa mamatayan sila. Ay, naku! Naku! Use Lardar! Payabas! Naku, Payabas na naman po! This Tinaspi! The window of opportunity. Oo. May buyback si Payabas dito, but that, forcing that buyback delays. Tsaka is a win. Mga kaibigan, basag ang ano, Amin. Kaya nga, ako po, sakba dito, mga kaibigan, panahon na. Again, may Aegis pa. May Aegis pa ang TNC. Nasa si Gyro. Yeah. May Aegis pa. Hindi, wala na pala Aegis, but the Butterfly will be coming up next. Shoutout talaga yung nanalo sa Frankfurt Major. Mayroon na siyang Eagle Song. And this time around, what would Execration do? Grabe tong laban na to. Ako, bumasok dito. Nako, sinado na ka! Nako, sinado na! Pinabalik ang kuya mo! Hindi daw! Bawal yan kay Enrile! Shanks! Explodes! But the damage isn't really there. Ice Blast hitting wave! Wave! Pero bineka lang mga sir. Kaya nga, opo, wala si Raven. Uy, na-playing out lang sila doon. Wala sila nakuha. Nako, Nico, Ayo, patay. Crisis averted though. Para sa Execration, no rocks taken away. Para sa kanila, for sa buyback, coming in. Mula kay Yabayabas. X-Lucky hinahanap dito, TTP out siya. RR, isang magaling patulog niya. Naku po, medyo bulag ng konti. But the chase still on. Bayabas trying to go for Raven. Naku po, Wraith King already used his reincarnation. The stop would be there. Blade mail, pampa, ano lang. Pero, oy, ang ganda ng Thor dito. Thor, Jack, mga kaibigan, Kidlat Gaming. Mamatay ba siya? 24 seconds to go before Raven naku, actually sa cops. Nando. Uy! Uy! Oh, ice cream! Boom! There's the use. Pero ito, Jive Pass Academy na to. Nako, Nando! Pero, Nando na naman po! For 3 seconds violation! Pero di, nakabawi dito ang Execration. Nice one coming in by Shanks. Pero dahan-dahan na humahabol ang Execration dito. Ito, nagsisila, pulasan na sila. Apat na heroes laban sa dalawa na lamang para sa TNC. Let's see. Ang natitira nila po si Abadinger Z at saka itong si Viper na ngayon ay meron ng assault ng Iras. Pero paano may susunod yan? Iibot ka. Great play coming in by Shanks, realizing na... Naku po, aray! Agoy! May gem! Naku po, habol! Hey ball! Pero ice cream in the face! Patay dito, Nico Ayo nagbabadya dito! And no one to defend for TNC Execration! Masyadong greedy, masyadong greedy itong si Viper. Lon, ito yung laro na hindi mo alam kung sino mananalo eh. Oo nga, both teams making great plays and making mistakes as well.
Nako po. I mean, hindi naman dapat nila ginaw yun, just to... So, may gamin dito kapag pwede. Pwede perfect stance. Patay stand. Dito! What a play! Gamin yun! And this is it! Oh, one racks ahead ang execration ngayon. And it's only the time Raven actually came back. The Mjolnir, in my opinion, the Mjolnir pickup ruined everything. Wala siyang pang-buyback dito, unfortunately. Ayun. So ngayon, TNC mga kaibigan, sila na dapat yung lamang, sila na dapat yung umaabante. Unfortunately, that didn't happen. They were several clicks away to destroy the melee barracks. Ang problema, actually, naupusan sila. Dapat ang ginawa nila, nag-buyback yung Slardar, nag-back na sila. Hindi naman nila dapat winners muna yun. Well, ganun talaga. Iba kasi yung tapang na nagagawa lon ng Aegis. Then, tsaka ano, yung nangyari doon, nag-in sila sa Queen of Pain, nabuhay yung Queen of Pain, naka-blink out. It resulted into Nando's survival, and of course, lahat ng binato nilang skill na sa Queen of Pain, wala na sila skill, pumanat si Shanks, and the rest is history. Kaya nga, Nando na naman makamit on police duty, spotting Raven, and sa Amish, hanggang ngayon, hindi pa siya nahuhuli na sa ganitong klaseng mga the moves. Kaya medyo cute ng konti. O sumigaw. O easy ka lang, boy. O pag ikaw nahuli niya, pag ikaw napabalik niya, ewan ko lang sa'yo. Savage mga kaibigan, again, with the Assault Kiras, Mantos style now secured by Shanks. He can now push on his own. Oh, ito na yung oras. Bata ito. Unog-nog pa siya ng neutrals. Kaya nga. Ano na ito eh, kumbaga para buyback, buyback status. Para sigurado lang siya makapag-buyback in terms of any unfortunate incident. So ito yung mechanic na gustong-gusto ko sa Dota para sa akin. Ito yung kinalamangan ng Dota sa LoL. Kumbaga 1-0 automatic. Yung isa, hindi one dimension yung paggamit ng resources mo. Kasi 'di ba parang isang dimension lang eh, pag nag-ipon ka ng pera, bibilin mo item. Sa Dota hindi, marami, multifaceted siya. You can use it para pang extra buhay na napakalaking bagay, especially during late game. Oh, so may moral dilemma kay, would you choose to get stronger, bibili ka ng item na mas malakas, or you save the money for a possible comeback in case na mamatay ka, mapitas ka sa isang engagement. So right, yung ganung klaseng mentality hindi mo makukuha yun sa ibang game. That depth. Everyone wants to have a piece of Roshan. Naku, ito si Nando, nakita na sa wakas. Ito na sinasabi ko. BKB siya dito. BKB TP out! Napatay naman yung career ng ano. Oo, napatay. Ng execration. So that's a fair trade coming in. Ng TNC. Yan mga kabin. Roshan is still not here. Mga 2 minuto pa bago siya mabuhay dito. And what an epic game! Naku. From this. Oh. Patay dito si Viper. Nakupo si Viper. Samage mami pina. First day high. Andito si Ektakiper. Double stun. Nadamay ka pa. Literal na collateral damage. Tihi being spun around. Nando again paying the price. Nando. Favorite pasta ay mamatay. Naku si Shanks. Delikado na dito. Oh my god. The physical. Napisikal lang kuya mo! No! Oh my god! What a comeback! Oh no! Oh my god! What the hell? What the hell is blade happening? Blade Mail is real mga kaibigan! Blade, the Blade Mail! Lakanon is doing it! 3-5, namatayan 5! My goodness! Ito ah, unang pagkakamali, si Nando walang nagawa. Nag-blinkin siya, sinapak siya ng Red King! Sabi ni Nando, hi guys! Uy! Eh, alam mo, ang... Hindi, kaya nag-blingin siya kasi wala pa siyang BKB. Hi, guys! Eh, sinapak siya ng rating. Kaya nga, ito... Hoy, ginagawa mo dyan, girl! Fuck! Si NC sabik sa kinilaw, eh. Hindi yun. Si Shanks din, bumronta. Problema na kalimutan nilang... Walang respeto sa gyrocopter tapos dun sa blade. Lakanang tugugog yun, eh. Oo. At, ngayon, mahal, momentum switch ito. Bayabas going in for... Hinako, is ka lang, boy. Rage Shanks na nga nakuha nila dito. May Rax might be up next. Kimo can go for that big bad ulti. Ano nga, platter buy. Oh, Stamperino, ulti, Tihi dito, catching everything. Wala na siyang BKB, 7 seconds to go before can activate the magical immunity tulog. Naku! Si Nico AU. There's no ulti, Bayabas. One attack pero, ayun, pinapin si, si oh, aray, nabingi mga kami, X-Lucky is dead. Go for Tihi right now, grab. Meron ako bumasok dito, Raking. Naku, delikado. Oh, si ano, Bayabas, huy! Naku po, yan. Nagtumingin na ng tulong mga kami. The stump would be there. Tihi still alive and kicking. Pupunta niya dito si Arak. Patay. Hindi pa siya namamalito. Nando. What a play coming in. Hindi na napapatay yung importante. Oh. Shanks, delikado pa rin dito.
Eh, andito ba naman si Mobile Nurse and si Nurse Joy? Si Raven ang kate, ha? Oh, si Nurse Joy nga, siya ang bahala dyan, ang putik lang at saka ano. So, DNC will go back. Grabe naman itong laban na to. Yan ang laro, mga kaibigan. Yan ang Dota. Grabe, isipin mo dito daw. Oh, hindi pa tapos. Go-go pa ata sila. Go-go pa ata sila. Tingnan natin kung ano mangyayari. Hindi, nang asal lang. Huwag na kayo mag-go. Nando talaga kayo. Grabe, dito. Pagpasok din dito, napatay dalawa. Oh, dalawa. Okay, nice one. Nando, kung okay dito. Wasa kang beginning frame. Si Shax gusto pa. Dalawa silang naubos. Ikaw ba naman eh, mag-ulti ka sa ano? Mag-ulti ka sa ano? Sa Blade Bale? Eh, tingisin. My goodness. Yung saka problema dito ngayon. Si Raven and Xbox. Kasi kailangan basis ko namin kailangan mag-fight. So this is going to be a 6-on-5 matchup. Ngayon, pag hindi mo binay natin si Gyro, mabubuhay si Raven at siya yung magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. So right now ah, pag itong ranking naging halimaw, naging klasa, ano na, yung ito na, may Matilio na eh. Halimaw sa baka, magkaroon niya ng ano, naku, warang ang panty at bikini at brief ng lahat ng nakaharap dyan. Panahon na mga kaibigan, ito kanina may popoy siya ngayon, meron na siyang basha. Oo, it's time. Pero ito, oh, ay, execration! Oh my god, what a discard eh! Clueless ang TNG for some reason. Hindi, ano na talaga eh, it's part of the plan. Sige, kunin niyo yung Aegis, wala kami pakialam. Si Nando naman ata ang kumuha. Si Nando ba? Hindi si Shax. Sakala ko si Nando. Ay, naku, comeback Israel. Si ito si Nanding ko ako eh. Dalawang Israel yun na hindi mo paliwanag na siya dyan nangyayari sa Pinas. Mga kaibigan, hindi pwede, iisa lang ang bansang Israel, pero dito, dalawa. Goodness. Ano nangyayari sa Pinas? After comeback. At yung mo, napabili na napakaraming wards dito si, sobrang kapag. Alam mo, range hero ka siya. So, kang po-prone na sa Red King. Kaya nga, masyado ka natutuwa na mayroon kang silver edge eh. Nakalimutan niya na walang malakas sa critical. Kaya hindi maglabag ka sa bungo eh. Tignan mo yung critical niya, no? 300%. So, 200 times 300% nasa ano na yan. Wasak percent. Walang damage reduction yun. Ayan, mamalaki mo sa armor mo, SF. Ayan, tisika mo sa CSF. 15 plus 5. 20 armor. 2K. Wala yan sa ano, wala yan sa crit. Yung crit niya nasa mga 800-900. Baka naman mabuo, di ba? At ngayon, pupunta ata siya. Bubuo siya ng MKB, ano, Queen of Bay. Need to have a Hex. Eh, Shiba LaGuardia ang gusto. Hex talaga eh. Parang Nemec na build yan eh. Nemec build yan, bro. Ay, naku, naka! Naku po, nilabas na mga kaibigan ng Chiminea, the Lotus Orb. Ito, napaka-cute. Actually, parang nakikita ko, TNC as ano, more late game scale potential coming in. Hindi ko gusto yung ano, yung anto. Ano yung Shiba? Dot bans. Mabantot lang. Wala nga ni Orchid eh. Walang... Hindi yung papatay ng Shiba yung ano eh. Yeah, yung... Gyro eh, kailangan mo ma-hex yun. Cute lang daw, cute. Nice, happy new year. Pasko na kasi. Pero mga kaibigan, gusto ko lang sabihin dito na kailangan mag-all-in ng TNC if ever they would win. They have to deal with the tier 2 spa dito. Samantalang the execration, is delivering entrance. Kunyari lang ka, mag-shiba ka. O sige, nabuhay ng konti. Gamit mo man yan. Hindi pa rin yung support is able eh. Ang pinaka-importante kasi dito sa execration, kaya nahiraman sila. Kapag namatay si Slardo, wala na silang disable, wala na silang stun. Eh, pagka rumarakas ang si Kamatayan, eh, nakita mo, ayan. Si Mr. Grim. Oh, si Mr. Grim Reaper, oh, kita mo yan. Blade Mail sabay kurente. Oh, pala superhero na yun. Kaya nga. Si Sylar yan, eh. Oh, sinigawan mga kaibigan, oh, okay lang. Oh, nice, thank you. Thank you. Cute, that's cute, sabi ni, ano, ni Raymond. At ngayon, sabi niya, ako patay ka sa amin, Nando, kanina ka pa nagpe-present, ha, mahilig kami. Ano kami, tropang Gangti. Ayun. Mahilig ka ba lang magpakita ng bikini? Wawarangin yan. Naku po, huwag ka mag-aangka sa lalaking may balbas. Oo, actually, kahit may balbas ka, patay na siya eh. Oo. Ayun. Ipin mo ah, Gyro and the Raid. Oo, tutu! Easy. Hindi, hiba may ano na. May gem, sino may gem? Or ba pero si, mag-i-scadi ito, Pippin? Ako, ang kanina na rin ng Abaddon si. Dabuo na nga ang Scadi Pippin eh. Ang hirap ng makapitas ng ano, DNC ah. Oo. Lahat sila makukunat. Tapos, meron kang Abaddon na mobile hospital. Eh yung Bane, tingnan mo yung Bane. Cute. Pag nilapitan yan, 1K ang buhay, wasak yan. Kaya nga, dalawang tinitigan lang to ni Raid King eh, patay to. Hoy, pag nag-grit, wapak! Kaya nga, wow, sakwa.
Ito rin si Ancient Apparition actually, baka makalapit to eh. Baka... Hindi na talaga makakaporma yung mga supports niya. Nag-scale off rin sila sa dulo-dulo. Oh. And going to the late game, huwag lang magkakasal si Ikan. Pag ito mamay, mamay, pag tumalong na naman ng mga utak nito mga kuya na ito, pag inantok, nailing ko daw eh. Tingnan natin mga kaibigan again, this is game number 3 and what? Okay. And, oh, what a game. Series, what oh, a imagine this one. Oh, ito na naman, Anto ha, kanina ka pa. Blink mo, pagkatahan mo. Ayun na, RIP! RIP. Oh, BKB. Wala, hindi na mapagbabalik. Pero, buti yan, hindi na nag-bash yung rin. Ikaw na si Lea. Ako sa'yo eh. Ano na eh, parang nag-scale off na rin yung Queen of Fate. So, by pause, beautiful pause. Nag-pause si Nando. Kinabahan si Yar. Nako po, ito na, nahihina mga kaibigan sa kaba. Nako, ito ang sinasabi ko eh. When you think of the item choices? Pag ito nakapag-abyssal blade na RIP. Ito syempre, una sa lahat, kailangan talaga nila ng hex. Kasi kailangan nila makapag-burst out ng isang hero or at least eliminate one from the game. Tawag dito, Yule Scepter won't count it kasi this would be a defensive item para hindi ka masyadong matakot na ma-Viper Strike. So ngayon, kung hex to, oh, imagine mo kung hex, ma-hex mo si Gyrocopter, patayan ka agad. Yeah, yun nga yung sabi natin na pwede sila mag-hold it. Pero, yun nga eh, parang may nagkamali yata ng choice, pero... Nando yan eh, may sariling trip yan. Ah, si Bane, tingnan mo, tamatamaan lang yan ang ligaw na bala. Ng Black Cannon, no? Oh, isang kurente. Kaya nga, Thor. Pag nag-Black Cannon to, collateral damage lang tong si, ano eh, si Bane Elemental. Saka ito pa, pre. Naka-butterfly na, naka-butterfly na si Gyro. Kakawin ng, ano dyan, armor. Kailangan nyo ng Hex, ibenta mo na nyo ng Nando. MKB, nasa ng MKB na itong mga to? Nando, ibenta mo na. Gawin mo na Hex. Shanks, magtapon ka na ng isa. Yung boots mo, tapon mo. Ewan ko, tama mo ni Silvio. Isipin mo ito ah. Ito na lang eh. Nakuha nila yung Aegis, pero hindi sila makakuha ng play. Kasi ganito na ka-explosive yung late game tryo ng THC. Oo. Meron kang Viperino, Masterino. Meron kang Multong Bakla, hindi na mamatay. So, meron kang Gyrocopter na Pirata. Ngayon, si Shadow Pit. Kailangan niyang makabadat ng masarap. Kumbaga, sa pre-hit. Pre-hit. Pero, parang di mangyayari yun sa ganitong composition. Tapos, chewables pa yung mga ano, yung mga... Naku po! Bayabas! Tumaustos mga kapit! Sliding fish! BKB pa siya. Naku po! Naskati Bipin! Oh my god! Look at the damage! Boom! Slower yung the back. Bayabas! Oh. Napitas mga kaibigan! Pero si Nando umakyat. Si Nando nandito ko yun, no? Oo, si the shadows mga kaibigan. Nagbibing. Anong trip ni Nando? Ayan, day 35. They still didn't know I'm still in the base. Oh my god. Ayan mga kaibigan. 10. 10-10-10! Ops, wait lang. Nakaramdam. Pero ito, ang problema ni Leon. Nako, pag ito, lumitaw, bigla itong instant pabalik. Instant transmission. Nako, spiga. Ops! Nako, yun ang sinasabi ko eh. Baka ni ko eh, yun yan. Diba? Oh, easy. Ayan, RIP. Lungkot ni Nando. Binitaw niya lahat, pero wala man lang lumuhod. Nag-scale off talaga yung win of Fence late game. Dahil siya sa Pia, ang malakas na carry. Napatunayan na yan. Saksakan mo na ng divine si Kuya. Si Kuya ano po? Oo, beautiful. Si Kuya Gyro eh. Tapos yan. Okay. Ano na next item ni... Si Multong Bakla, ni Brusco? Si... Ito, ayan. Nabuo na ata. Ako, nalabas na ang ano. Wala na. Iyari na ngayon yung SF dito. Hindi na siya makakaporma. Si Soul Edge, mga kalimigan nila dito na tarakan, lakad ka na Nightmare. Isang taga. Sana sabi ko sa inyo, isang taga, tinapay lahat. Nako. Hikes, mga kaibigan. Ito yung mga pagkakataon ng sarap manisi eh, no? Saan na hex na lang yun? Hindi pa naman tapos to, pero nangyayari kasi dito, mga kaibigan. Execration, naiipit na sila. Mas malakas ang late game potential ng DNC. Aminado naman sila doon. Oh. Eh, kita mo si Grimace, wala lang nga siyang magawa eh. Yeah, cute na lang siya, oh. Oh. Yan, nice one. Bubo siya dito ng assault kira. Si ano nga, si Mayapas nga eh. Natayo na lang siya eh, pinutas pa. Layo-layo niya na doon, oh. Di ba? Wala, na isang ward lang ang puhunan, namatay kagad si Bayabas. Oh, yes. Oh, ito pumasok mga kaibigan, pinabawas ng damage si Tihi. Pumataos dos, first day high bato, hindi niya abot. Samantalang ako, oh no, Bayabas, G! Punti ka na doon, Bayabas. Oh, buti pinabalik ka. Hindi pinabalik ka, hindi makakatikim ka ng sakit na ulo. Oh, pero ito. Oh, double use mga kaibigan, cute. Pero ito na mami, Nando! Pero ang ganda ng patulog! Oh my goodness, RR is doing it! Swak tong swak! Masakit mga kaibigan ako! Oh! Bayabas at minte! Mga kaibigan ng Tihi! Naka-BKB! Binabalatan si Shaq! Oh! Hindi na ulti! Oh my god! Look at that! Bayabas at naka-ball! Oh my god! It's the sun coming in from Raven! Mga
boom! May abasang pambansang brutal sa matakbo dito. El Mamuros, pero tinamahan ang Scotty Pippen! Scotty Pippen! Tropa ni Jordan! Oh! Oh my God! Ito pa, isa pa, si Banong Elemental! Si Banong Elemental! Oh! Dalawa nakita! Hoy! Hoy na, Yules! Pero boy pa yan. Pero at least, diba, tayo 2 down para sa execution, 2 down para sa TNC. So far, I would look towards TNC, mas namang sila kasi buhay yung mga kailangan pumasa. Eh, nagiging problema mo dito, dalawang makudat with a fly, eh, patay si SF, does he have a buyback? Kaya nga, pero alam mo, gusto ko yung ginawa talaga ni Ani. Mas ang ganda sana, commendable yung ginawa ni RR dito. Oh my goodness, look at this, ranking is going in. Oh! Raven, pero meron siya reincarnation, so doesn't really matter kung gusto po. Ang execration, si Queen of Queen na natira. This time around, for some strange reason, baliktad ang nangyayari, si Nando lang ang natira. Nag-buyback na dito si Slardar, oras na para mag-buyback. Boy! Uy, naku, delikado! BKB, sakto, sakto nation. Oh, yun, oh, abyssal play. Boy, pa rin mga kaibigan, the butterfly is doing it. What an item! Oh! Ay, naka-blade mail, makate! Oo, oh, ganda, huwag na, tama na! Oblique it. Oy! Ayun na, matay dito. Oh! Ang true side was pop. Oh! Matay, wala siyang reso. Naku po, anak ng swerte mga kaibigan. Timing window para sa execution, actually. May bye, papa. Ganyan. Meron. Easy lang, papi. Goodness gracious, this game, to. Anong nangyari doon? Alam mo, dapat tinapos na ng TNC, eh. Hindi na kaya, nag-buyback nga yung Slardar. Yun nga kasi yung problema lon eh. Kasi since may tier 2 pa eh, may mga tier 2 pang mga nagkalat dito, may mga dadaanan pa silang kumbaga. Dapat nag-back na muna. So ngayon, para sa akin, alam mo, lon, kailangan ni SF na ang butterfly na sarili. No MKB yet para sa, ano ah, meron sa na, TNC. MKB, walang MKB na, TNC. Wala ba? Oh. Kaya, tapon mo na yung lifesteal mo. Nakita mo, nagpag-blink in ni Nando. Oh, tingnan mo nga oh. Si Gyro may abyssal passion ng sarili niya. Abyssal, oh, abyssal lords na siya. Actually, yung sa Queen of Pain, nangongo siya eh. Pag-blingin niya, abyssal, sinabaksabak siya na Red King, takbo siya eh. Kaya nga eh. Nakipag-ano siya eh, nakipag-meeting siya. Nahilo siya eh. Ay! My goodness. Hindi mo taga pwedeng maliti ng abyssal po, blade. Six-pack na tong Gyro na to. Triple BKBs coming in. So, wala na silbi yung mga support dito. Pero, tatlong ding BKB para sa execution. So far, I would still give the win para ano, kumbaga parang the victory is still closer sana, para sa TNC. Sana. Goal grab po. Yun, napupunta na sa TNC. TNC na, nakabawi na dito. Kaya nga, XP is medyo nasa execution pa rin since they're able to kill secure a good kills when they're able to destroy Tihi. Pero, ano eh, mag-abyssal na si Gyrocopter. Imagine mo yun, dalawang abyssal sa iisang team. Ang importante dito, kailangan makahuli si Bayabas ng isang maganda. Follow up ng fast kill kung kaya, banat-banata yung si Gyro na wala pa silang MKB. Kaya importante dun sana kung may hex, pero wala eh. Wala eh. Wala kasi it negates the item choice sa mga ito. Tapos yun yung window opportunity nila to fast kill. Pero imposible na yun, you have Lotus Orb, you have everything, Mega, Heal, Apotic, Hit. Magdadosal ka, may mapapast kill ka po dito. Pero smoke mahami mula sa TNC, I think they're gonna go for a possible Roshan. Samantalang ito, si Nando nag-iipon nato ng pang Divine Rapier. Anong trip to? Finally, Butterfly for SF sa wakas. So now, this is a battle of carries. Kumbaga, battle of the brains. Oh, right click. Alam mo, ito ah, mag-MKB ka na lang. Ay, i-hex mo na itong kinopate. Sige na, parang awa mo na. Tapos ano next yan? Oh! My words! My word, sir! R.I.P. Nando! Pag-blink out siya. Oh, not today. Hindi ngayon. Grabe naman yung mga words ng TNC. Ano sabi ko kasi, MMR words yan eh. Yung mga panigurado gaming. Yun, nawala. Scary na para sa ano, sa execution. Kitang-kita ang pambababoy dito. Anyway, they know how to, ano, they know how to catch a Queen of Pain, owing them experience. Siyempre, sa kakalaro mo ba naman, alam mo na kung ano yung galawan ng pop. That's scary. Scary. Ayun na naman. So, dahil dyan, walang BKB yung Queen of Pain. Perfect opportunity to Roshan. Bakit? Sige, blink it ka, Queen of Pain. Tapos ka. Sasalubungin ka na naman ng abyssal gate sa buka. Kesto Aegis. My God. Ano kayang, sino kaya kukuha niyan? Aegis. Para kay Raid King. Kesto para kay, ano, para kay Tihi or someone else. Wala na. Wala na sa ayan, Raid King Aegis. Yung Kesto para sa iba. Kasi tinapon na nga yung gem. Ay, wala na sila yan. Ito ah, kasi nakita ko na dati lo na ginawa ng TNC yung ipinasa yung Kesto doon sa mamamatay na kakampi. Tapos insta-activate. Yun yung ano eh, sa Gyro nila ginawa yun. Oo. Sobrang galing. Yung mga ganong klaseng play, ano yun eh, kumbaga parang camaraderie and cohesion na yun. Wala ka ng
Viper, actually, chill na chill lang siya dito. All he has to do is Viper strike someone, oh, and then Raking, and Gyro will destroy him. Mm-hmm. Yan ang gagawin niya dito. Simple lang ang ginagawa dito ni Sammy. Pero masakit rin siya, ha? Already has a AC. Kaya nga, and anyway, nagbibigla naman sila, alam nila. Alam nila mga kaibigan, ito na mga bander. I think si X-Lami lang nila si X-Lami. Naku po. Kaya yan, kung may hex, oh. Eh, ano ba binuo niya? Uy, dito, nice. May ano binili niya? Ano binili? Naku, ito na nga, nasig na tayo. Ayan na yan. Sabi nila, ito, may malaki ang trabaho. Naku po! Nado, naglagay pa siya na ni Gurado pa, pero almost, but no cigar. Mali. Hindi pa sila nagtiwala sa sarili nilang intuition. Deep out na lang. But anyway, mga kaibigan, buo na po. Salamat kay Boy Hubo, kay BH. Ayan na. Amen. And here comes the Hex. And let's see if this can actually change things. Actually, yung pinaka-importante mag-aha nila dito is try to lock down Gyro. All in na sila doon. Raking. Kaya, kung kaya nilang banatan, okay lang. The biggest advantage of BH already lies on dun sa mga carries nila na survivable tsaka number one makunat Raking tsaka dahil ito ang hirap tibagi tapos meron pang apa dun na naka-yo-yo so nakakaibayabas dito yung bola kung sakali tsaka kay Nando mag-initiate ng tama and pray na makapatay agad sila ng isang carry kasi hindi naman nalalayo sa damage yung ano yung SF sa totoo lang real talk. Pero kung sino man yung humarap at pumogi, sasaktan ng abyssal blade yan eh. Eh ngayon, ang lahat ng mata ngayon I think is for ano eh, for Wraith King. Dalawa buhay, tatlo buhay, meron siyang abyssal blade. Ito na, TNC is already doing it! Ay! Pasok agad para kay Kimo! Ito. Good job. Pero si Bayabas, mga kaibigan, nasa top. Bumabanat siya dito, look at Bayabas. Oo, higit natin si Bayabas. Okay, pero nag-DP na siya. Naku po. What is Nando doing? Ayun, pinatay niya, pero... Pero, naku po. Naku po. Ito na, ito na. Isang buhay, unang buhay. Ito na si Nando. Hindi na ako mag-hex. Oh my God, bakit siya oh no, wala siyang hex. Boom! 1, 2, boom! Naku po, buhay ito. Ay, naku po, Nando. Wala kapiginin ang Queen of Pain SF. Wala siya makawakot dito. Wakbo na buhay na ang kamatayan. Ay, si Nando, nag-buyback. Ito na. Nalita kuya mo. Oh, 80 something. Oh, nice. Thank you. Sabay Lotus Orb para siguro hindi siya pumupuntahan. At yun, victory for TNC. Nakuha yung racks. Samantalang... Ano, pasag naman. Open. TP? Anyone? Ayan na. Di pa tapos to. Still, anybody's gone. Ball game. Hanta ngayon mga actually, yun nga yung nangyari. Pagka pick up ni Nando ng Hex, napatay niya si Disruptor. Eh, kung kanina ba yun? Kaya nga. My God. So, ito na. Ano item ni Kuya SF? Parang hindi na makabanat si Shanks eh. Okay, Butterfly ano? Butterfly, Monkey King. Hindi, pero kasi masyado pa rin ano eh. Delix yung pumarap kay kamatayan. Tingnan natin kung makapag-scuddy siya dito. Pero ang problema kasi talaga, ang kicker yung ano eh. Yung Abyssal Blade. Kahit sabi nung may MKB kayo, ay, MKB ka or BKB, pag di ka makapalo, walang kwenta. Tsaka sa segundong na... Ay! Naku po, malaking bagay to! First aim para kay Sam H. He can be dead right now, pero pumasok na si Tihi. Galit na galit! Oh my God, Tihi! Naku, si Shanks delikado dito! Look at Shanks is dead! Raven, inahabol si Nato! Wala akong pakisalaran mo! Wawa sa akin kong bikini mo! Oh, habol pa. Habol pa, Jerry. Yun, si Bayabas, napatayo na lang siya para prutas dito. I did, Mape! Na-trauma! Na-shock! Ay, na-shock siya. Oh, yung ginagawa. Guys, I did, Mape. So, pinorstop pa siya dito. Grabe. Alam mo yung na-workshop. Para biktima ng Vietnam. Actually, nung POT dito yung Queen of Pain. Oh, no. Na-buyback si Shanks. They might not finish this para lang asikasuin. 5 Kyaw is doing it. Oh! Yung ganda naman ang pasok ni Bayabas dito. Naka Lotus Orb. Back! Naku po! Sumigaw! Queen of Pain! Wala namang ito, ulit. Ito. The Hex is there. Payelo mga IP. Naku, Bayabas! Buha ba natin? Naku, Dios lang kasi kuya mo! Automatic ako! RIP Bayabas! Susunod si Tihi. Ano, tingnan niyo mo buhay siya. Patay si Tihi goes down. Pero nakalimutan nila si Raven. Si kamatayan! Meron niya flick in. Tatatunayan! Yamim! Dahil sa buyback mga kaibigan. Wala ng resources dito. Ang execration, this might be the last event that they will be doing
Where is Tihi, mga kaibigan? Oo, take note, may buyback pa si Raven dito kung sakasakaling mamatay man siya. Oh, nakaan si Harar! Uy, pinakata ang Kill Scar dun. Pero si Tihi, again, ang mamanto dito. Execration, X-Ducky! Kill the wind, Shaxx na ang... Bantay si Gamami, pero wala na. The Rush is still down. Tako po, delikado sila dito. Oh, Tihi, Mega Creeps! Oh my god, Nato! Nag-blinkin! Delikadong bigini mo na ito! Ay! Pero there's the Hex, mga kaibigan. Yun! Naman ang Rocket. Ito. Pumaspite na doon. Uy! Naku mo! Wala ito! Wasa kang bigini ni Nato! Sinasabi natin yan! Wala ang PKP! Delikado si Shaxx dito. Nagtago na lang siya, pero Tihi is doing it, mga kaibigan. The Ranking and Tihi. The combi of Raven and Tihi. Grabe, hindi kinaya ng TNC. Comedy yung pagkakas. Nang execration pala, grabe. And Nando again. Nandong putik talagang naputihan siya dito, mga kaibigan. Oh my god, hindi kasi siya nakaset nung case niya. Ayan. So anyway, mga kaibigan, grabe, what an epic game. It literally can go either way. 61 minutes. Of course, and you see the Red King inaangat ang espada. Beautiful play, beautiful play. Yeah. Nice one, nice one. Pinagaya ng mga ano, ng mga kaibigan. Yeah, taas ang espada, beautiful. Pero nga, dalawang abyssal blade, end of story. Yun lang yun. Of course, SM already has reached the limits of his farming capability. Ma, hindi pala yung dalawang abyssal blade, mangkikimbar pala yung isa, hindi pala tinuloy.